Nakakatakot kaya dito pag yan. Merong desk, may lamp, may malaking TV. In fairness, malaking TV, no? Tapos may malaking bed. Tapos meron ditong cabinet, side table. Tapos ganito yung ilaw nila. Aircon, parang ganyan siya. Tapos ito naman yung toilet. Merong toilet, syempre. Paliguan. Tapos yung common na lababo. Tapos may available na dalawang towel. Tapos ito naman yung view. Nasaan ba yung kurtina? Ito naman yung view. Nasa taas kami. Likod pala tong view na to. Canberra guide map. Ito pala, explore Canberra. Ano sabi mo? Dito pala, pwede ka na magagahan. Oo nga, kasi itong mga to, libre lang, no? No? Pwede mo kumuha ng nuts? Pwede. Talaga? Kung ano yung favorite ko? Ano yung ba, Jeffrey? Ay, hindi, may presyo pala. Ah, may presyo? Tama. Wine, red wine, beer, cider, snacks. Sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. So ngayon, nandito tayo sa Canberra. Day 2 na namin. So yung nasa likod ko, yan yung hotel na tinirha namin. So kumuha lang kami ng libre na kape habang nag-iikot-ikot dito sa paligid. Pero mamaya mag-aagahan kami kasama ng friend namin. So mag-iikot lang kami habang hinihintay namin sila. Ayan, so maglalakad lang kami dito sa kapaligiran habang naghihintay sa aming friend. Explore natin yung lugar. Ang tahimik dito, no? Ganyan lang dito. Kahapon nung dumating kami, parang sobrang tahimik, no? Konti lang yung nakakasalubong namin na sasakyan. So, dito pala, uso yung ganito, oh. Anong tawag dito? E-scooter. Ayan, uso yung ganito, yung e-scooter. So, iiwan mo lang dyan. Tapos, paano yan nag-work kaya? Rerentahan mo, no? Siguro dapat member ka nitong BIM. Oo, may app. Tapos, i-unlock mo gamit yung app. Tapos rerentahan mo na. Tapos iiwan mo na lang somewhere para magamit ng iba, diba? Oo. Ayun. Tapos itong hotel pala, merong siyang nirerentahan ng mga e-bike. $1.50 per hour. Saan tayo? Dito pala. Ah, dito. Doon tayo sa harap. Ay, sa likod. Alin pa yung harap? Ito ang harap, no? Suspecha ko ito yung harap, eh. Oo nga, eh. So, pag pupunta kayo dito sa Canberra, pwede kayong magda-drive, pwede rin kayong mag-train. May bus, no? May bus, eh, sa Central Station. So, ito yung rentahan ng bike, oh, $1.50. So, kung gusto mo mag-explore dito sa area ng mas mabilis, kung ayaw nyo maglakad, dito lang. Mag-rent lang kayo. Ay, rent lang kayo dito. $1.50 per hour. Ganda ng bike, ha? Ang ganda nga ng bike. Merong basket. May busina. Ano oh. Ayun, oh. Ayun pala. Hire. Tapos pag i-return mo, ganun. Oh. Tapos direct, babayaran mo na rin, no, bago mo gamitin. Dito yata, eh. May machine doon sa dito. Ah, dito ka magbabayad. Return bikes to the station. Tapos ito naman yung amenities ng hotel na to. Merong palaruan ng chess. May upuan. Merong palaruan ng malaking chess. Parang uso dito yung ganito, yung outdoor na mga palaruan ng chess. Yung malaki talaga. Diba?
Puntahan naman natin yung kabilang dulo ng hotel. Ang daming room dito. Tatlong floors, tapos ang daming room. Puntahan natin dun sa kabilang side, oh. Kasi meron din yata dong iba pang amenities. Kulay orange na yung ano, yung mga dahon. Meron pala dito sa baba na parang kids playground. You know, yung sa room na yun. May mga palaruan ng mga bata. Ito naman yung kabilang side ng may amenities. Tingnan natin. Kung anong meron. May upuan na pang pamilya. Baka dito nagaganap yung mga wedding, no? Kasi itong hotel na to, madaming wedding na nagaganap dito. Kilala itong hotel na to na parang ganapan ng mga kasal. Kahapon nga nung dumating kami, may ano, 'di ba? Isang set ng mga abay. So isa ito sa mga lugar na pinagdadausan ng mga kasal dito sa Canberra. Ano pa kaya ang amenities ang meron dito? Ang tahimik lang, no, kaya mahina lang yung boses ko kasi baka may natutulog. Anong oras na ba ngayon? 8:55. Ito pa, may isa pang space dito ng wedding. For wedding. Kung sakaling nasa Canberra kayo, pwede nyo maging option ito ng kasal. Tapos dito sa tapat niya, dito siguro nakaupo yung mga guests, no? Parang naka-stage siya na deck. Diyan ginaganap yung wedding. Yung mga wedding dito sa Australia, sobrang simple lang. Yan, ito naman yung kabilang side ng hotel. So kanina, nandito tayo sa harapan. Ito naman ngayon yung likod. Tingin namin na, hindi namin alam kung alin talaga yung harap o likod. Ito open area din na may mga upuan. Pwede kami magpicture. Tapos ito, may ano ulit, scooter. Tapos ayun pala yung gym dito. Sa harap na to, gym. Ito ulit yung scooter. Uso dito sa Canberra na nag-scooter. So, mag-hire ka lang yan using yung app. Pero sa Sydney, walang ganyan. Bawal yung ganito sa Sydney. Ang ganda ng harap. Ito naman yung kapaligiran sa kabilang side. Parang mga 2 floors na apartment. May naglalakad rin. Pero ilalakad ko muna kayo from this entrance. Papasok ng hotel. So from this street. Ayan siya. Ang ganda. Sa dalawang gilid merong upuan. Tapos yung pagpasok mo dyan, nandiyan na yung reception. Ayan, so nakaupo lang kami dito sa bench. Sa harap ng hotel habang naghihintay sa friend namin. Siyempre, madami na rin kaming mga pictorial. Diba? Kasi turista kami. Madami kami mga picture dito sa iba't ibang spot. Dito sa paligid ng hotel. May gym din pala doon pero hindi ko napapakita kasi may nag-gym. Nakakahiya naman. Pero malaki. Gym, eh, ayun. Ayun, minatakbo. Ay, oo. Malawak din yung gym nila. Madami ding mga equipment. Diba? Tsaka ano pala dito, napupuno talaga. Kasi kagabi late na kami nakauwi. Mga 10:30 na, no? 10:30 na ng gabi kami nakauwi kagabi. Kasi tumambay pa kami ng mga iba naming mga kinita dito. Tumambay lang kami, uminom lang ng kape o hot choco. Tapos 10:30 na kami dumating dito. Puno na yung parking dito sa side na ito. Tapos pumunta na kami dun sa kabilang side ng parking. Doon sa likod yung kaninang pinakita ko. Pero kung puno ulit yun, meron daw silang overflow na parking doon sa sister company nila. Doon sa sister hotel. So, pwede rin doon. Yun nga lang, buti meron na dito sa kabilang side ng parking para hindi na kami maglalakad ng napakalayo. So, ito yung sister company na sister hotel. Tama, di ba? Sister hotel nung tinira namin. So, dito yung breakfast. Hanggang ano lang yung breakfast, 10 o'clock. Yan, so nakapag-agahan na kami. Babalik na ulit kami sa hotel kasi mag-check out naman. Tapos gagala lang kami ng konti tapos babalik na ulit kami sa Sydney. Dapat after lunch nakabalik na kami sa Sydney. Para hindi kami gabihin sa daan.